Awit ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya po pagunita kay Santa Rita de Cassia. Siya po ay santang patrona ng mga kasong desperado. Kaya kung tayo nasa kagipitan, nandun tayo sa sitwasyon ng desperasyon, maaari po tayong lumapit at humingi ng tulong sa intersesyon ni Santa Rita de Cassia. Ang banal na misa, ito po'y ekspresyon ng ating pasasalamat sa dakilang awa, kahabagan at pag-unawa ng Panginoon sa ating lahat dahil tayo po'y nagkamali at nagkasala. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita de Cassia na nagpunyaging makatulad sa dukha at mapagkumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsigaw po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan niyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mga ngalakal at kikita ng malaki, ni hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay niyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat niyong sabihin kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami. Gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa'y makinig, makinig ang sino paman, kahit saan naruroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman ay nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumataas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinuman ang saliri ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya'y mabuhay nang hindi magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi mapapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ang daan. Totohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, alleluia, ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko. Ang agad magsasalita na masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa akin, sa atin, ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y natutuwa at nagagalak at nasisiyahan sa pagbalik at pananatili kahit ba hindi gaano katagalan sapagkat ako po'y nanggaling sa misyon sa Yukon, Canada. Nakikita ko, nababanaagan ko lang ang Poong Jesus Nazareno sa mga misang online. At ngayon, sa mga araw na ito, ako'y pinagpala, nabiyayaan, napaboran sapagkat malapit po ako. Nakikita ko po dito ang Poong Jesus Nazareno. Dakilain, purihin, mahalin, paglingkuran,
ang ating Poong Senyor. Bigyan po tayo ng inspirasyon ng ating mga pagbasa. Unang pagbasa sa sulat ni Santiago, katulad, patuloy po itong tema ni Santiago. Huwag tayong palalo, huwag tayong magmalaki, huwag tayong magyabang, huwag tayong maging arugante, sapagkat kung may galit ang Diyos para sa mga taong ganito, akala mo kung sino ba, kung meron akong tagumpay, di, sarili kong sikap yan. Kaya nagtagumpay ako, mayabang. Kung tayo po'y nagtagumpay, huwag po natin isipin na tayo ang may sanhi ng ating tagumpay. Sabi ni Santiago, sabihin natin, magpakumbaba tayo, kalooban ng Panginoon. O sabihin natin, ito'y nagawa natin sa awa ng Diyos, sa habag ng Poong Nazareno, kung ano man tayo. Kung meron tayong mabuting nabigay o kontribusyon sa awa ng Diyos, sa pag-unawa ng Poong Nazareno, ganito po ang ating pananaw. Tumako naman po tayo sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Bagamat sa simbahan, kailangan ng mga formal na institusyon. Ako po'y naordinahan. Kayo po'y natalaga. Meron tayo mga posisyon dito sa simbahan. Iba-ibang mga publikong pagtatalaga, pagkilala. Kaya meron tayong asignatura o tungkulin. Formal yan. Bahagi tayo ng, kasi sa simbahan may hierarkiya. May Santo Papa, ganoon. Tapos may obispo, may pari, may mga laiko. Nagtutulungan tayo, meron tayong istruktura. Sabi ni, nagsumbong si Juan eh. Panginoon, may nakita po kami gumagawa ng milagro sa pangalan ninyo, pero hindi naman natin kasama. Wala naman siyang otorisasyon. Kaya pinagbawalan namin. Siyang medyo pinagsabihan ng ating Panginoon, huwag mo siyang pababaya, huwag mo siyang pagbabawalan. Imbis, sapagkat ang sabi ni Jesus, mabuti nga, may mga nagpoproklama, may mga gumagawa ng milagro sa pangalan ko, kahit na ba hindi natin kabilang, sapagkat ang hindi kontra sa atin, ang hindi sumasalungat sa atin, ang hindi laban sa atin ay para sa atin. Kaya tinuturing natin, bagamat walang otorisasyon, walang formal na designasyon o pagtatalaga, kasama natin yan. Sapagkat ganyan ang Espiritu Santo, hindi mo makakahon, hindi mo makukulong. Yan ang Diyos eh. Yan ang Espiritu Santo. Kung sino gusto niyang gamiting instrumento, bihikulo, para sa ikadatakila ng Diyos, sino ba tayo makakahinto sa Espiritu Santo? Yung santa para sa araw na ito, Santa Rita de Casia, bago siya naging madre, may asawa siya. Kaya lang yung asawa niya ay namatay sa isang violenteng pamamaraan. Siya, imbis na yung paghihiganti, kasi noong panahon nun, paghihiganti, pinatay mo, mata sa mata, buhay sa buhay, ganun. Mabay talaga si Santa Rita nung una pa. Sabi niya, pagpapatawad ng kaaway, hindi paghihiganti. Kaya pumasok sa pagkamadre sa mga madreng Agustino. Kontemplasyon, pagdadasal, pagninilay, pagtulong sa kapwa, mga mahihirap, mga may sakit. At binigay siya ng biyaya. Yung isa sa mga, sapagkat sa mga larawan ni Santa Rita, meron siyang parang sugat sa ulo. Kabahagi ito sa sugat ni Jesus sa ulo, yung koronang tinik. Koronang tinik, kaya si Santa Rita may parang sugat sa ulo. Toleridad at pakikiisa niya sa pasyon ni Jesus. Muli, baka
Meron sa atin desperado, desperada yung kadalasan, nandito tayo sa Quiapo, may hinihingi tayo. Ayun, dumapit tayo kay Santa Rita de Casia kasi marami mga tiisin siya. Marami siya mga tiisin, may mga pinagdadaanan. Alam naman natin yun. Sa pera, sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, at iba't ibang mga bagay, meron tayong kagipitan. Dumapit po tayo sa Kanya. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at ni Santa Rita de Casia, muli tayo po'y gumawa ng kaputihan para sa ngalan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, aming guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Tugon po natin, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan ito nagmula. Hiniling natin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob. Ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, minarapat mong si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalo mong kami ring
pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampinang tanan, ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamat ng kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, Santa Rita de Casia, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turne sa Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office.
Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapalakas, pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita de Casia para hanapin ikaw lamang at akuhin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na huwag maalala nila mga pangako sa binyag na kailang ibigin at paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko gagawad ng huling pagbabasbas, ako po'y patuloy na nagdadasal sa mga ipinagkatiwalang komunidad na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus sa misyon. Kaya binabati ko ang komunidad sa Dawson City, St. Mary's Church sa Dawson City, Yukon, Canada at lahat ng nasa diocese ng Whitehorse sa Yukon. Kundito, positive 40, positive 50, napakainit. Doon baligtad, minus 40, minus 50 doon. Dito gusto natin, aircon. Doon naman, centralized ang aircon. Kahit ang mga Pilipino doon, nako, na inahanap naman heater. Kaya, mahirap din. Mahirap ang kalagayan doon. Kaya mga pagsubok, kaya isama niyo po ang pinagkatiwalang komunidad sa akin ng Pong Senyor sa inyo mga panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Hinihinto ka namin para mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, iluwalhati ka namin.
Nazareth, iaral ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inyong malahat